May maaari pa ba kayo ngayon dyan sa Central Luzon, Kasani? Well, so far, ngayon pa lang po kami nagsimulang magtanim. At ang magandang balita naman po, eh, yung mga upland na umaasa lang sa tubig, eh, nakakatanim na kami at may nagtatanim pa. Pero nabalitaan ko po na nationwide, ang sinilantang bagyo ni Igay sa pananim ng Palayan, eh, humigit kumulang po sa 66,000 metric tons. Katumbas po ito ng isang araw at kalahating pagkain ng bansa. At doon po sa mga gulay, yun po ang malaking epekto dahil po no, sa mahabang pag-uulan, hindi po kulang po ng init ng sunshine, kaya hindi po namulaklak, hindi namunga. Kaya expected po na tataas ng todo yung mga gulay, kamukha ng talong, okra, sitaw, ampalaya. Ito pong nakalarang bagyo ito, medyo malaki-laki nga po yung pinsala na binabanggit po ninyo. So sa hanay po ninyo sa Central Luzon, lalo-lalo na kayo po yung nasa Bulacan. Tama po ba? Bulacan po kayo, no, Kasani? Opo. Opo. Kumusta po sa inyo sa Bulacan? Dahil binaharin po ang Bulacan, ito ba nakakaraang mga araw, actually may mga nagdeklara po ng state of calamity. Kumusta po ang mga magsasaka natin sa Bulacan? Malaki po ba yung pinsala ng mga pananim dyan sa inyo sa Bulacan? Eh di, kung pag-uusapan po buong Bulacan, ang Central Luzon, definitely malaki po kasi hindi naman kaila sa atin na binaha ang Pampanga, Bulacan, kararating probinsya, kamukha ng Rebesiha. Matindi po epekto nito. Narinig ko nga po sa balita na 66 na milyong tonelada ang nasira sa Palayan. Wala pa rito yung mais at saka ibang aspeto tulad ng mga palaisdaan. Handyan na po yan. Wala na tayong magagawa. Alright, Kasani, dahil sa kaliwat-kanan yung pagbaha ngayon, kumusta po ang magiging epekto nito sa supply ng ating bigas sa mga susunod na mga araw? Ay, definitely, tuloy-tuloy po ang pagtaas. Ang hindi ko lang malaman kung gaano pa ito tataas. At hindi naman po tayo makapagmamalaki. Hindi po natin pwede ipagyabang na aangkat tayo sapagkat mismong ang India ayaw nang magbenta ng bigas nila. Ang Vietnam, ang alam ko po, kinukopo ng Indonesia. Kaya kung makakaangkat man tayo, so far, swerte. Pero ang malungkot po nun, bibili tayo ng mas mahal na bigas. Pero binabanggit nyo kanina, dyan sa inyo ay magsisimula pa lang kayong magtatanim ngayon dahil dito man nakakaraan, wala ho kayong mga tubig eh. Pero binabanggit nyo kanina, magsisimula pa lamang po kayong magtanim dito po sa Bulacan. Tama po ba yung Kasani? May nakakatanim naman po nung nagsimula po nung bagyong yung sinundan ni Egay. Oo. Nakatanim na rin po kami. Pero hanggang ngayon po, nagtatanim pa rin. Kaya aani po kami ng mga August, September, October, mga mid of November. Mahaba-haba ang panahon po po itong taghirap na ito. Wag lamang tatamaan ng kalamidad. Tama po ba? Magiging magandang inyong ani ngayon? Alam po nyo, yung mga kalumidad pong dumarating ngayon sa buhay ng mga magsasaka, kaya pa po namin tiisin at kaya pa po namin bakahin. Pero yung kalumidad po na nadulot ng rice tarification law, yung po, pagsamasamahin nyo man po yung 15 bagyo, baka hindi pa katumbas yung naging disgrasya, naging masama epekto sa mga magsasaka.